Primeira Santa Maria, mulher Bolsa TV 5, at Rádio 5. Baka lang ko akala ay na nire-represent ako ang TV5. Ako lang po, si Attorney Mel Santa Maria. Sa interaksyon at pati na rin po sa kasama nyo na naiinis sa mga pangyayari ngayong araw na to. Alam nyo po, sa Pebrero 2, malapit na, ito po ang anibersaryo ng ating Freedom Constitution, ang 1987 Freedom Constitution. At dito po binase ng Securities and Exchange Commission ang pagkikitil ng kalayaang mahayag ng Raplet. Pero mukha atang mali ang pag-uunawa nila sa tinuring na Freedom Constitution na ginawa ng mamamayang Pilipino at saka po naratifika ng mamamayang Pilipino. Sapagkat po binasi nila ito sa isang provision ng konstitusyon na nagsasabi na ang pag-aari at pangangasiwa ng isang mass media ay dapat buong-buong hawak ng mga Pinoy. Wala naman pong nalabag dyan. Sapagkat nga po sa pag-aari, kung mababasa niyo yung desisyon, wala naman pong tuwir ang sinabi ang SEC na ito ay nilabag. Ang gusto lang po nilang punteryahin ay yung pangangasiwa. Ang sabi po, hindi diretso, kundi circumvention. Ano po ba ibig sabihin ng circumvention? Sa harapan, hindi, pero sa pailalim, oo. Iyon po ang kanilang punto. Pero ang problema, mali pa rin. Sapagkat nga po, sa usaping legal, basta't po kayo nag-iinterpreta ng konstitusyon, dapat isinasaalang-alang ninyo ang pag-uunawa ng mga taong nagratipika ng konstitusyon. Tayo pong lahat. At noong 1987, wala pa naman pong institusyonal na pagbabalita through internet. Kaya po, hindi po talaga maiisip ng mga gumawa ng ating konstitusyon, pati na rin po ng mga taong nagratipika ng konstitusyon, ang internet na kasama sa katagang mass media. Magpapaubal nila po ako kasi nagiging technical na ako. Pero kung ganyan po ang pagpapasihan, wala po talaga. Hindi po sakop sa provision ng Freedom Constitution natin. Alam niyo po, nakakahiya. Nakakahiya po sapagkat nga ang pagbabase ay isang konstitusyon na batay sa karanasang ng kahirapan natin sa martial law. Nung martial law, kinitil ang pamamahayag, gumawa tayo ng Freedom Constitution, at eto na naman tayo, kikitilin na naman ang pamahayag. Deja vu! Ibig sabihin yan. Kaya po, alagaan natin ang fourth estate, ang freedom of expression. Nakikita na nga po natin ang ehekutibo, ang lehislatura, at pati na rin ata ang Korte Suprema ay nagkakaanib-anib na para ata medyo, o hindi lang medyo, mawala ang ating mga mahalagang kalayaan. Kaya lang po ang masasabi ko sa inyo, huwag po tayong titigil mag-ingay. Huwag po tayong titigil makalimot sa mga isyu na ito. Nasa huli ang pagsisisi. Pag wala na ang kalayaan, dyan po tayo magdudusa. Kaya nasa huli ang pagsisisi, mag-ingay lang po tayo at every opportunity we have sa social media, sa TV, sa radyo, sa pahayagan at sa lahat na po. Kahit mag-usap-usap kayo ng mga kapitbahay ninyo, ayos na rin po yun.
wag lang tayo tatahimik. At ang Rappler po ngayon, as we speak, ito po ang simbolo ng paghihigpit sa ating kalayaang maghayag. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang ating kalayaan, huwag po nating pabayaan. Salamat po. Hindi pagtatanghal. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Pagka ba nagagalit sa inyo ang tatay nyo, anong ginagawa sa inyo? Ha? Pinapalo, di ba? Ah, sinong nasinturo ng tatay nila? Ako kasi napapalo ako ng tatay ko pag galit siya sa akin. Nasisinturon ako ng tatay ko pag nagagalit sa akin. Okay lang yun. Eh kasi minsan naman din mali ako eh. Pero itong tatay naman natin to, ibang klase naman kung magalit. Diba? Nagalit siya, sa tingin niya, ang dapat, pagka nagalit siya, ang kalalagyan mo, kabaong. Tama ba naman yun? Pag nagalit ka, pwede namang sigaw muna, o palo muna, o suspindin ka muna, go to your room, stand in the corner. Pero itong tatay natin ito, ibang klase, level up ng level up, tinatalo yung mga nauna sa kanya. Lumevel up kay Marcos, lumevel up sa mga susunod presidente, at ngayon, ang gusto niya, pag ayaw niya sa'yo, pumupuno ka sa kanya, critical ka sa kanya, kamatayan mo na. Tama ba yun? Hindi tama yun eh. Tatay ka. At tatay ka, you lead from above. Diba? Eh, ang makalangin eh. Ikaw ang pumapatay sa amin. Ano bang masamang magsabi ng totoo sa'yo? Ano bang magsabi, hoy, sobra ka na, daddy. I love you, but masama ba yun? Pero pag ang tatay mo mismo ang magsisilid sa sako, ang tatay mo mismo ang papatay sa'yo, ang tatay mo mismo ang maglalagay sa'yo sa kabaon, anong klaseng ama siya? At kung hahayaan mo ang tatay mo na magpatuloy na ilibing ang kapatid mo, ilibing ang kamag-anak mo, ilibing ang kasama mo dahil ang naasar siya sa'yo, anong klaseng ang tao? Yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Kung papayag tayo na kitlin ng ating mismong presidente ang ating karapatang magpahayag, anong klaseng bayan meron tayo? Anong klaseng tao kayo ngayon? Sinong kikibok? Kung wala nang magsasabi ng totoo, wala nang magre-report, anong ibig sabihin yan? Ano ang ginagawa niya sa atin? Anong mensahe? Sinong susunod? Sinong susunod kay sasako? Sinong ililibing pagkatapos ng Rappler? Interaction? ABS-CBN? GMA7? Vlogger? Sinong susunod? Gusto nyo bang sumunod? Laksan nyo! Gusto nyo bang sumunod? Yes! Hindi! Dahil ayaw nating sumunod, hindi rin maging tatahimik tayo. Dapat meron tayong gagawin. Kasi ako, ha? Kung inilibing niya ang Rappler, hindi ako papayag. Para na rin niya akong inilibing. Kung inilibing niya ang ABS-CBN, ang GMA7, ang mga kaibigan kong vlogger, journalist, para na rin niya akong inilibing. Dahil ako ay artista. At para sa akin, napakahalaga na ako ay malaya. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay malaya. At para sa kalayaan niyan, dapat tayong lumaban. Ganyan po. Nandito rin po ang ating mga kaibigang mga artists para suportahan ang ating mga kasama sa media. Sila po ay nagdala ng kanilang mga artworks at mga memes.